Dahil sa COVID, hanggang ngayon, ECQ pa rin tayo. Ang oras, guys, is 7:20 ng umaga. Grabe. Ang init-init na. Kaya, naisip ko ba na I'm so very much thankful doon sa aking kumpanya na kung saan doon ako nag-retire for almost 27 years. So, maraming salamat po sa aking kumpanya, from the top management and staff of my company. Thank you very much po. Nang dahil sa kumpanya po, guys, nagkaroon ako ng house and lot. Yes. Nakabili pa ako ng bagong car. Huh? Kaya lang yung car ko, nandun na sa mga apo ko. Kasi ang init kaya. Pero speaking of yung pagiging career woman mo. Naku. Sa mga career woman dyan, lalong-lalo na sa OFW, unang-una talaga is love your work. Love your job. Bakit mo love mo yung job mo? Kasi mahal mo yung pamilya mo. Kung pwede lang talaga, huwag tayo magkamali. Pero minsan nagkakamali tayo na hindi sinasadya. Sinasabi lang na honest mistake. Diba? Mayroon talaga ups and downs sa buhay mo. Pero, o kaya nga, ito naman, tip ko sa mga career woman dyan. Lalo-lalo sa mga OFW, sa mga industrial workers, kahit domestic workers na kayo dyan. Ito lang. Pag career woman ka na, lalong-lalo sa aking kumpanya. Ay, Diyos ko. Talaga. Alam niyo sa kumpanya ko pa. Papasalamat niyo. Doon lang ako nakasakay ng eroplano. Nakatikim ng mga hotel na magaganda. At saka yung masasarap na pagkain. As in. At saka doon ko na-meet yung mga very decent person. As in. Na pwede na ginagaya ko sila para magmukhang decent naman ako. Pero alam nyo guys, ang mindset ko talaga is ganun. I'm just honest to myself. Ayoko magpa-kunwari. Ayoko. Kung ano yun, ayun yun. Basta. Yan lang. Wag na wag kang gumawa ng masama. Yan lang talaga. Masaya na ang buhay mo. Kasi guys, ito lang yung prayer ko. Makunti lang talaga yan. Ano mo, alam mo yung ano yung prayer ko? Lord, sa Bisaya pa yan, ayaw Diyo ko pasagdi, Lord. Yung ibig sabihin, Lord, huwag mo akong pabayaan. Yung masaya ka na yan. Maniwala kasi hindi, guys. Kahit anong hirap ng sitwasyon sa buhay, parang life is just going on. Parang ganun lang. Parang normal pa rin. Although, mayroon ka ng sinushoulder ng mga problema sa buhay. Kaya, guys, alam mo pa, mag-video ako, 5 minutes lang. Kasi, wala itong edit-edit, diretso-diretso, upload-upload. Kaya, naranasan ko yan one time. Palundag-lundag yung story natin, ha. Baguhan pa ako sa kumpanya namin. Ngayon, ako kasi frontliner. Pagka bukas ng 8 o'clock in the morning, ayun, sabay-sabay na yung mga tao. Wala pa, 1980s pa yun, ha. Wala pa yung yung tawag nito na mga kiokeke, jamberia. Wala. Basta yung mga tao noon, kung sino yung nakaunang abot sa'yo, yun ang matatanggap mo. Oh my God, mayroong warsak. Member namin. Nagsabay sila bigay ng kanilang gustong ipatransak. Inuna ko kasi yung isa, kaya medyo malapit sa yung kamay niya sa akin. Nagalit kagad yung katabi niya. Pini-IPI talaga ako. Diyos ko, alam mo, numuko lang talaga ako, yumuko. At saka, ang bait-bait yung supervisor namin. Ano yata yun? Kasi supervisor sa ibang kumpanya ba? Kasi iisa lang kami ng building. Nilapitan niya ako. Sabi niya, iha, hayaan mo na yan. Kasali yung sweldo mo. Ayun. Na-alert ko ako. Ah, okay lang pala. Okay lang. Hindi ako na-offend. Hindi. Sabi ko,
mayroong akong anak na naghihintay ng gatas at saka bigas. Hayaan mo na yun. Kasi sinabi niyo na worst joke eh. Sabi ko naman, hindi ako mahiya. Pero para ako nasaktan ba? Diyos ko, yun nagpalaki sa akin, hindi nakapag-PI. Ito pa kaya ngayon lang kami nakita. Kaya, ang susunod natin na kabanata, kung paano mo yung i-handle pag mayroon kang client na ganon. Teka, natapos na yata ako ah. Until to my next episode, sundan nyo lang talaga si Ate Maring Ina to sa akin channel. Guys, salamat, masaya tayo dito habang may ECQ. Usap-usap tayo, guys. Sige, thanks, ingat and keep safe.